Hi guys, ngayong araw ay araw ng Lunes, kaya lang meron kaming inasikaso, kaya samahan nyo kami ngayong araw. Panibagong vlog na naman, let's go! Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Lunes. Ngayong araw din pala naka-schedule yung passport ni Seichi, magpapagawa kasi kami ngayon sa Philippine Embassy. Outfit check muna si Seichi, o yabang naka-Jordan. Baka Seichi yan! Dinaig pa ako ni Seichi, ako wala akong ganyan Jordan, siya meron eh. Pero syempre, okay lang yan. Hindi naman pwedeng puro tayo lagi ang nakaporma. Syempre, pati mga anak natin, dapat maayos din sila tignan, di ba? Mga bandang alas 11 na nga rin pala kami umalis na ito kasi ang schedule ni Seichi, 11 to 12 naman. Kaya kahit mga alas 12 kami dumating doon, wala naman problema. Pinabantayan muna namin si Shinji kay Mama dahil panggabi pa naman yung trabaho niya. Tapos si Saori naman, di na lang namin pinapasok para may kalaro din si Shinji. Outfit check muna si Mami Cherry, oh. Nyabang! Bale, ito guys, naghintay na nga pala kami ng bus papunta sa may train station. Inayusan ko nga rin pala si Seichi ng buhok bago kami umalis sa bahay. Pipicturean kasi siya mamaya kaya kailangan maayos talaga yung buhok niya. Fast forward, nakasakay na nga kami nito ng bus. Buti na nga lang walang masyadong hapon ng umaga, siguro mamaya pa silang hapon lalabas. Kaya ito, ang sarap na upo namin dito dahil medyo maluwag sa bus. Pagbaba nga namin ng bus, sumakay na agad kami ng elevator para masakay naman ng train. Kapag katanghali naman guys, wala namang masyadong sakay yung train. Marami lang talaga silang sakay kapag kaumaga at hapon pag papasok sa trabaho at saka pauwi. Pagka-transfer nga namin ng train, si Mami Cherry nakatulog na eh. Medyo mahaba din kasi yung biyahe, siguro mga isa't kalahating oras. Fast forward, nandito na nga kami sa Roppongi Station. Maganda talaga dito guys sa medyo part ng Tokyo. Dito kasi sa Roppongi, medyo matawa at saka magaganda rin yung mga tanawin. Kaya kahit magpalakad-lakad lang kayo dito, mai-enjoy nyo talaga eh. Ibang-iba kasi yung view dito kaysa dun sa lugar na tinitira namin. Sa amin kapag kagabi, parang may zombieng lalabas eh. Habang naglalakad nga kami, may nadaanan kaming 7-Eleven na may tinitindang gachapon. Kaya ayun, habang naglalakad kami, nung nakita ni Seichi, ayaw na magpaawat. Kaya binili na rin namin, mura lang naman, nasa 200 yen lang. Fast forward, nandito na kami sa loob ng Philippine Embassy. Medyo marami nga din tao ngayon guys, ang dami rin kasi naka-schedule na magpapagawa ng passport. Medyo marami nga din pala bumati dito sa amin dahil nanonood daw sila ng vlog namin. Kaya shoutout na lang sa inyo, hindi ko kasi alam yung mga pangalan nyo. Fast forward, pagkatapos nga namin magpagawa ng passport ni Seichi, dumiretso naman kami sa may Philippine store. Nagpapahanap kasi sa amin si Mama na Chippy na Blue, kaya dumiretso na kami dito. Ang daming ang tinda dito guys na mga pagkain sa atin sa Pilipinas. Ang daming nga din dilata dito, mga 5-5 tuna, tapos may mga suka, tapos yung toyo, toyo ng jowa mo. Bumili nga rin pala ako guys ng 5-5-5 tuna para may mga ready to eat na rin akong ulam. Para kapag ka nagutom ako sa gabi, meron akong food trip. Meron nga din pala mga gulay dito, papaya, may mangga, tapos may mga pandesal. May royal pa nga, C2, tsaka Gatorade, may Red Horse din. Kaya lang, pag Philippine store talaga dito guys, butas talaga bulsa nyo. May nakita nga rin pala ako dito ng taro leaves guys, yung gabi sa atin, pang laing. Kaya kumuha na rin ako ng isang repack para maitry na din. Namimiss ko na rin kasing kumain ng laing, matagal na yung huling kain ko nyan eh. Meron nga din pala dito mga choco tambucho, no, tsaka curly tops. May nakita nga rin pala ako dito ng hawhaw di Carabao, ang mura lang kaya sabi ko kay Mami Cherry kumuha siya ng isa. At pagkatapos nga namin bumili sa Philippine store, dumiretso naman kami dito sa menu nanays. Umorder nga pala kami ng sisig guys, napakasarap ng sisig nila dito, sobrang solid. Kaya sabi ko kay Mami Cherry pagdating ng sisig, tikman na namin. At nagustuhan nga ni Mami Cherry, ang sarap daw. Eh sabi ko naman sa kanya, talagang masarap yan, masarap yung presyo eh. Pero worth it naman guys, kahit medyo mataas yung presyo niya, no? Pero gano'n naman talaga guys, eh wala naman kami sa Pilipinas, nandito kami sa Japan, kaya medyo mataas talaga yung mga bilihin. Dumating na nga rin pala tong in-order namin, lechon pata. Grabing sa solid ng pagkain nala dito guys. Ito nga lang pala in-order namin, sisig at saka pata, no? Ang ganda rin ang pagkakaluto ng pata nila, malambot yung laman tapos malutong yung balat. Si Seichi pumapangal din ang balat ng pata, eh. Tapos kumakain siya ng kanin, nilagyan na lang namin ng soup. Hindi na rin kasi kami kumain sa bahay bago kami umalis. Kaya pagkatapos namin sa may Philippine Embassy, medyo nagutom na rin kami. Kaya sabi ko kay Mami Cherry, kumain muna tayo bago tayo umuwi. Minsan lang naman tayo kumain sa labas. At ayun guys, pagkatapos kumain, ayan, simot talaga lahat. Buto na lang yung natira. Bago nga kami umuwi, dumaan ulit kami dito sa may convenience store na may tindahan ng gachapon. Sabi ko kasi kay Mami Cherry, bumili pa tayo ng isa para kay Saori. Kaya lang, nung pagbukas ni Mami Cherry, yung paboritong karakter ni Seichi yung lumabas. Si Anpan Man, kaya sabi niya sa kanya na lang daw yun, tapos yung una namin binili kay Saori na lang. Ang daya talaga ni Seichi eh, no? Nung lumabas yung paborito niyang karakter, papalit niya sa atin niya. So yun, uwi na. Ikaw yun. Tuwan-tuwa nga si Seichi paglabas namin, no? Hawak-hawak yung dalawang laruan. Yun na lang daw yung sa atin niya, yung kulay puti, tapos sa kanya na si Anpan Man. Ang ganda dito guys, sa Roppongi, oh.
May police pa. Oh, diba? Sa iti, police, oh. Pauli ka na, makulit ka eh. Ganda ng bike, oh. Bale, ito guys, pauwi na nga pala kami at pasakay na ulit kami ng train. Buti na nga lang ulit, pagsakay namin wala masyadong tao. Kaya dito na kami umupo sa may sakay ng mga matatanda. Yung inuupuan nga pala namin na to guys, para to sa mga buntis, sa mga matatanda, or yung mga may kapansanan. Pero wala namang masyadong pasahero, kaya dito na lang kami umupo. Habang nasa biyahe nga kami, si Seichi nakatulog na oh. Napagod siguro kakalakad. Fast forward, nakauwi na nga kami dito sa bahay. Gising pa nga si mama dahil si Shinji daw kanina iyak ng iyak kaya hindi rin daw siya nakatulog. Si ate Sari naman ito, kakatapos lang maligo, medyo basa pa nga yung buhok eh. Pakita ko nga pala sa inyo guys yung mga nabili namin kanina sa may Philippine store. May munggo, may chippy, may choco tambucho, may hawhaw. Tapos bumili na ako ng tortillos at saka ng gabi pang laig, tapos dalawang chicharon, tapos dalawang 555 tuna at saka magic sarap. Si Shinji naman eto, sabi ng lola niya nagpasaway daw kanina. Iyak daw ng iyak, ayaw daw dedehin yung dede. Sabi niya siguro, ba't niyo ako iniwan na? So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit next video. Diyane, mata ne, arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye bye.